Nauso man ang mga messaging apps at social media, iba pa rin daw ang kilig kapag nakakatanggap ng mga mensaheng sulat kamay. Tulad na lang ng nag-viral na magkasintahan na ipinapahayag ang pagmamahal sa isa't isa sa pamamagitan ng sulat o love letter. Balitang hatid ni JP Soriano. Sa panahong quick and easy na ang lahat ng bagay, at pati ang paraan ng paghahatid ng pagmamahal ay instant na rin. Bakit hindi subukang dalhin ang inyong sinisinta sa panahon kung saan ang tinta at papel ay magkatipan? Nung simple, ngunit napakatamis pang magmahal at nung kailangan mo ng sumulat, ipadala ang liham at maghintay, maipadama lang ang tunay na nararamdaman. Patunay raw nito ang magkasintahang Ace at Micah na ang pag-iibigan ay nagsimula sa sulat. Kung susulat ka, iniisip mo yung tao, di ba? Nag-effort ka, nagbibigay ka ng effort doon. Fourth year high school na mag-umpisa magpadala si Ace kay Micah ng love letters. At hanggang ngayon na pareho na silang graduating sa college, nagpapadala pa rin siya ng mga sulat kay Micah. So one time, nakita ko ang dami. Pinicturean ko lang, hindi ko naman din in-expect mag-viral siya ng ang daming retweets. At kahit pa sandamakmak na ang natanggap na love letter ni Micah, abay, kinikilig pa rin daw siya sa tuwing nababasa ang mga ito. Likas na mahiyain daw kasi si Ace, kaya naisipan niyang sa papel at ballpen niya idaan ang kanyang mensahe. Kasi ako, I'm not good at words eh. Kaya mas marami akong nasasabi sa letters. Will I fight for what I'm feeling? I want to know. Pero sa panahon ngayon, maituturing na raw na isang hamon ang pagsusulat. Lalo na't halos lahat, makabagong paraan na. Konti na lang mga lalaking gumagawa ng mga ganong bagay. Susulat. Kasi more on na ngayon eh. Text na lang. At dahil love is in the air, ang PhilPost, mayroon ding paandar. Naglabas sila ng special stamp na swak lalo na sa mga inspired. We use the males and the females, a Filipino and a Filipina, and then dress up in traditional costume, demonstrating yung how they express their love for each other. Yung babae, traditionally, pinapakita niya yung kanyang pagmamahal once na nagtapat yung lalaki through a letter. Patuloy raw ang kanilang pagsisikap para maipakilala ang pagsulat sa henerasyong ito. We want to position the stamps as a channel for demonstrating Filipino arts and culture. Malaki rin daw ang ginagampanan ng mga selyo sa nakaraang panahon. Yung mga ninuno natin, nagsusulatan sila diba ng sulat, ganyan. So syempre, para makarating yung sulat nila sa isa't isa, nangangailangan sila ng selyo. Paraan din daw ito upang maayos ang sistema ng pagpapadala ng mga sulat. Bakit na-invento yung selyo? Kasi kailangan mo maiparating. So ito yung bayad mo sa kartero para ipadala yung sulat mo sa minamahal mo. Magkakaiba man ang ating paraan ng pagdiriwang sa araw ng mga puso, naway mamutawi pa rin ang tunay na diwa ng pagmamahalan. As long as you're trying, I'm staying. And love you. Thank you sa lahat. Love you. JP Soriano, GMA News.